Yan ang experience ko sa pag-aalaga ng isda. Pagka ho ang talapya, medyo pagkano kapakain ho kayo. Ang talapya ho, mahina nang gumalaw, hindi na ho sinaga, nag-apikot-ikot. Medyo ho, busog na siya. Kaya pwede na ho kayong timigil ng pagkapatuka para hindi kayo ma-overfeeds. Wala ho, lugi kayo pagka hinarbis. Wala kayong kita, ang kapital niyo mababawasan pa. Mapaabot yun ang mga 5 to 6 months, mas maganda ang laki. Pero kung haharbis ho kayo ng mga 4 months lang, maliit siya, hindi ho kayo kikita. Kailangan mapaabot yun ng 6 months para meron siyang dalawahan, tatluhan, apatan. Pagka ho napasubarang kain, namamatayan siya. Kinakalaan, magkapahinga kayo ng tuka, magbabawas kayo. Dahil pagka ho tuloy-tuloy nyo yung pagpapakain ng marami, mauubos. Kinakalim, dahan-dahan lang. Pagka ho, bago kayong magdagdag pagka, wala na siyang namamatay. At saka ang talapya, pagka ho ganun, tumigil sa, di nagbawas ako ng patuka. Pagka kayo nagdagdag, magdadagdag kayo ng, ano, ng age. Magawin yung, kung halimbawa na haharbis kayo ng 5, mas gagawin yung 6. Para ang talapya mahabon yung laki. Kaya kailangan nung atin lagay sa cage mga 100 lang, 100,000 pieces. Pagka ho siya sumubra ng mga 150, mabagal ang kanyang paglaki. Pagka ho yung amlagay niya 150,000 pieces, mabagal ang kanyang paglaki. Baka abutin kayo ng pag-alaga mga 8 months. Sa halip na harvest kayo ng 6 months, may 8. Pagka ho ang lagay namin 100 lang, 100,000 pieces, nakakadalawang harvest kami sa isang taon. Sa aking experience, hindi man ako nanulugi pag ako ho nag-aalaga. Dahil tansyado ko na ho ang pagkapatuka. Saka yung lagay namin, yung dami ng lagay. Tansyado na namin ang makakain nun.